evening mga paps. May gusto lang akong konting i-share sa inyo. Last night kasi merong nag-chat sa akin kasama ko dati sa barko. So ngayon napag-isip-isip ko kasi may mga tanong siya na ang swerte ko daw kasi stable na ako kahit din ako magbarko. Paano daw ba yung ginawa ko? O paano daw ba ako nag-start ng business? Sabi ko sa kanya, ito, bigyan ko lang din kayo ng tips ha. Kasi ang pagbabarko, hindi naman madali talaga ang pagbabarko eh. Dito lang sa atin, pag sinabi kasing seafarers ka o nagsiman ka, ang nasa isip niya na malaki kita. Siyempre, di ba, number one naman yan eh, kita. Maging practical na tayo yung kita ang tinitingnan nila. Pero hindi nila naisip yung hirap na inaabot mo sa pagbabarko. Sa 9 months na nasa loob ka ng barko, magkasakit ka, walang dadamay sa'yo, sarili mo lang. Walayo ka sa pamilya mo, di ba? Tapos, oras na tumapa ka sa barko, hanggat nasa loob ka ng barko, hanggat hindi natatapos ang kontrata mo, ang isang paa mo, nasa hukay yan. Kasi ganun kahirap ang trabaho sa barko, o ganun kahirap magbarko. Yun lang ang sasabi ko. Tapos, meron pa dyan, may mga kamag-anak, mga kakilala, mas una pa nilang hinahanap yung pasalubong mo kaysa kamustahin ka, di ba? Eh nung nasa barko nga, di ba, minsan hindi ka man lang nila kamustahin, ganyan-ganyan. Mas minsan pagdating mo sa bahay, ay sa lupa, sabihin sa'yo, ayan, o pasalubong mo, ganyan. Pero hindi man lang nila, tapos pag-aalis ka na, sabihin sa'yo, sige, pasalubong, pagbalik. Pero nung andyan ka, sabi sa'yo, o ba't di ka pa umaalis? Hindi mo rin sila maintindihan kung anong gusto nila eh. Pero yun nga lang, sabi ko nga, ang pagbabarko eh, hindi naman lifetime yun kasi may age limit din yan eh. Saka mahirap nga, lalo kung madisgrasya ka, kahit bata ka pa, ala na, hindi na pwede. Kaya kung dito sa lupa, doble ingat. Pagdating mo sa barko, sabi ko nga, hindi lang sa mga supporters o subscriber ko pala, ang buhay sa barko, sinashare ko lang din na naranasan ko doon na kung doble ingat ka dito, doon mag-isanda ingat ka kasi doon, konting pagkakamimili mo lang sa isang iglap lang, maraming mawawala sa'yo. Sabi ko nga, dapat ang pinaka-priority, pamilya, kasi pag happy ang pamilya, happy lahat eh. Kahit pagod na pagod ka na, o hirap na hirap ka na sa pang-araw-araw, pero pag nakikita mo yung mga anak mo, yung asawa mo, pamilya mo, masaya, parang full charge ka na naman eh. Saka sa akin, yun lang, medyo drama lang tayo ng konti, at share ko lang din sa inyo yung karanasan ko, baka sakaling mayroon kayong matutunan. So, sa lahat ng seafarers, good luck sa inyo, lagi kayo mag-iingat sa barko, at safety first, lagi nyo iisipin, may pamilyang naghihintay sa inyo sa lupa. Alam niyo mga paps, dati di kasi akong seafarers, ngayon businessman, at ngayon nag-motovlog na. Bigyan ko lang din kayo ng konting tips kasi depende yan sa pananaw ng tao. Tulad ko, siguro mga 4 years lang ako nagbargo, tapos maaga ko lang naisip na hindi pwedeng hanggang pagtanda ako ganito din ako kasi may mga nakasama ako na sa bargo na may edad na rin, nagbabarko pa sila, pero dapat yung edad nila nasa pamilya na, kasama na nila yung pamilya nila na nagpapahinga na lang sa bahay. So naisip ko, bakit yung ganong edad nila nagbabarko pa sila, sa halip na dapat nasa bahay na lang sila, nagpapahinga kasama yung pamilya. So ngayon naisip ko lang, ang isang main reason nila kung bakit sila nagbabarko kasi wala silang source of income sa lupa. Kaya yung ipon nila, naiipon nila sa barko, pagdating sa lupa, yun din yung nagagastos nila. So, biruin mo, kung 9 months sila sa barko or 1 year, pagdating sa lupa, 2 to 3 months lang, ubos na yung ipon nila. So, mapipilitan silang sumakay ulit ng barko. So, yun ang naging pananaw ko. Maaga ko lang natutunan yun. So sa akin, ang ginawa ko, habang nasa barko ako, nag-isip ako kung paano ko kikita pagdating sa lupa. So search ako, isip-isip. Ngayon, kailangan, naisip ko na lang, dapat kailangan ako pag nag-business ako yung hindi masasayang yung pera ko or hindi ako maluluige. So minsan nga, naisip ko,
yung hollow blocks, buhangin, yung mga graba, kasi yung mga yan, mabenta at hindi, andyan pa rin yan, hindi masisira, hindi ka malulugi. Hindi katulad ng pagkain, na pag hindi nabenta ngayon, bukas hindi na pwede. So, yun, matagal kong pinag-isipan din na kailangan kung magbi-business ako, yung mga hindi ka matatalo. O kaya, kasi ang business parang sugal din yan eh. Kailangan, bago ka sumugal, pag-aralan mo muna. Para in case na nandun ka na, o naglabas ka ng pera, nag-invest ka na, alam mo yung paano gagawin mo. So, sa akin, ganun ang ginawa ko. Saka, bago kumuha ako ng tao, hanggang to dumating na ako nagde-deliver, ako nagkakagyan ng hollow blocks. Kasi gusto ko, bago ko kumuha ng tao, alam ko kung paano yung kalakaran doon sa pagde-deliver o sa paggagawa ng hollow blocks. Ibig sabihin, yung mga tao mo, hindi ka nila kayang lokohin kasi bago nila matutunan, nauna ka sa kanila. So sa akin lang, hindi naman ako against sa mga seaman. Sabi ko sa kanya, ang pagbabarko hindi masama, lalo kung siyempre maganda kita. Pero kung iisipin mo, kasi maganda ang kita ng pagbabargo kasi naiipon yung pera mo. Wala kang gastos, libre lahat. Pero sa akin kasi, pagdating mo sa lupa, yung naiipon mo, yun din yung gagastusin mo. Kaya maaga ko lang naintindihan siguro. Kaya sabi ko na lang din sa kanya, huwag kang matakot sumugal, mag-business ka. Ngayon, pagsakay mo ngayon, mag-ipon ka. Then pagbaba mo, so, mag-testing ka, mag-business ka, kahit magsimula ka lang sa mababa, sa maliit. Kasi, basta pag-aralan mo, tutukan mo. Para pagka nag-click, panalo ka. So, pagka hindi nag-click, isip ka ulit. Huwag kang matakot mag-invest kasi tandaan mo, lalo kung may pamilya ka, siyempre, hindi naman habang panahon kaya mong magbarko. Kasi may age limit din sa barko. Kaya kailangan, habang bata ka, nag-iipong ka. Pwede naman magbarko, tapos business ka, di ba? Habang nagbi-business ka, pagdating mo sa bahay, kahit nasa bahay ka lang, may income pa rin pumapasok sa'yo. Pero pag kasi pagbabarko lang ang asahan mo, pagdating mo sa bahay, yung naipon mo, yun lang din yung gagamitin mo pang gasto sa araw-araw. So, pag nasa lupa ka, lumalabas yung pera mo, walang bumabalik. Kaya sa akin, ang ginawa ko, nakaipon ng konti, nag-invest ako sa maliit na business, yun nga yung haloblakan. And then, habang nakakaipon, nagdagdag ako ng buhangin, bimili ko ng trucks, nagpatulong din ako sa father ko kung paano sa mga financing. So, yun, ito naman sinasabi ko mga paps, hindi lang naman para sa mga sipir. Ganun din sa realidad. Kasi, totohanan, dapat ang mindset mo lagi, yung para sa pamilya mo. Kasi hindi mo naman magagawa din yung business mo, hindi rin niya makiklik kung ang mindset mo lang hindi naka-mindset sa pamilya mo. Kasi tulad ko, ang mindset ko sa pamilya ko, kaya syempre kahit minsan mahirap, nahihirapan ako, stress sa tao, tapos minsan dadating ng walang income, walang order. Syempre dapat malakas ang loob mo kasi hindi naman yung sarili mo lang inlalaban mo dito. Pati din yung kaligayahan ng pamilya mo. Siyempre, kaya ka nga nagtatrabaho, di ba? Para maibigay mo yung pangangailangan ng pamilya mo. So, sa akin, ganun lang. Hindi man kayo sipers o iba man ang inyong mga trabaho, huwag kayo matatakot mag-business. Kasi ang business, sugal yan. Hindi mo malalaman kundi mo susubukan. So, yun lang mga paps. Konting tips lang. Kasi, napaisip lang ako kasi yun nga, nag-text sa akin yung kasamahan ko sa barko. Sabi niya, ilang taon na lang siya pwedeng magbarko kasi medyo maedid na siya. So sabi niya, hindi pa daw kaya huli kung magbi-business na. Sabi ko lang sa kanya, subukan mo kasi hindi natin malalaman kung di masusubukan. Kasi sabi ko nga sa kanya, basta sa akin, ang motto ko lang sa pagbabarko, sa barko, ang puhunan. Pero ang pera talaga, nasa lupa pa rin. Saka, siyempre, ang pera kasi, kaya natin gustong kumita ng pera, di ba? Para maging masaya. Yun lang naman eh. Kasi pag may pera ka, maging practical na lang din tayo. Pag may pera ka, lahat ng pangangailangan ng pamilya mo, ng mga anak mo, maibibigay mo. So, sila magiging masaya. So, pag naging masaya sila, masaya ka na. Kasi yun ang main goal mo eh, yung maging masaya yung pamilya mo. So, sa akin lang mga paps, konting tips lang kasi medyo hindi makatulog, napapaisip nga kasi ko dun.
na may kasamaan ko sa barko. So, tro, shoutout sa'yo, ingat pa rin sa pagbabargo. Sabi ko nga, ipon lang, huwag kang matakot mag-business. Kasi, andito lang ang business. Basta kailangan, pag-aralan mo lang mabuti bago mo pasukin ang isang business. Yun lang, tro, yun lang mga paps. Maraming salamat, bye-bye. Medyo na-drama na konti.